Kinakabahan ako kay number 3, parang padala ng kalaban. Parang may balak sa akin. Ang cute eh. Batang people keep me safe, please. Pag si tatay gumanon, mayroong extra movement eh. Ang cute ng smiley. Tatay, daga lang, nakaangat yung ano niya eh. Baka masaksakay ng ano niya. Ang tari, pag umiiti siya, yung dila niya parang ostya, no? Pag bumuka, buka niyo na konti yung labi niyo, sir. Oh, di ba? Tatay, pag nilabas niyo ba yung dila niyo, abot sa ilong? Ah! Sabi sa iyo eh! Sabi sa iyo. Dating jowa ng tik-tik to eh. Nakaka-stress silang tatlo. Ano naman? Ikaw naman nagsiselog, ba't kayo nag-uusap? Ito naman oh. Nagpupulungan kasi. O bakit? Nagsiselog? Pati ba naman hindi, kayo? Hindi. Habang sumasayo, inokray niya si Ayon. Sabi, ano, ano ba naman yung buhok mo pang matanda? Sabi niya. Tapos sabi niya, talaga ba kuya? Sino, maganda kaya. Oo, maganda nga ba? Kaya, kaya. Formal. Kaya pala one-sided yung buhok mo. There na sila. Sabi ka ng wardrobe, as a young girl. Oh. As a young girl tayo ngayon. Oh. O, bumati ka muna sa Madam People. Oh. Bumati ka muna. What's up, Madam People? Ali, Monday. Pang Monday yung boses. Sorry po. Kalitar lang, lasing pa yata ito. Bagong gising lang siguro. Pero ba't wala kang boses? Wala kasi, puro ano kami dun eh. Puro tawanan kami ng mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Painom ka sa Tarlac, no? Oo, oh, in-advance ko na yung kaarawan ko eh. Oh, malapit ako sa birthday niya. Kailan ba birthday mo, Ayon? November 27 po. Ate. November 27. Oh. Ilan taong ka na nun? Alam mo na regalo mo? Ay, tamang-tama. Lazada 11-11 sale na yun. Marami ko na add to cart and then push to cart. Push to cart. Ay, may tinatang si ate. Ano? Oh, how old ka na nun? Ano po, ate? 29 po. 29 po. Wow. Parang may 29? Sakit. Ilan taong ka uli? 41. Bawas. Not so bad naman. Ito naman. So, bakit ba? Okay, as a young girl. Oh, siyempre. Hindi kaya naman halata. Kaya pala nagbe-baby pink. Oh. Yung mga classmate kong anong college na kasi lumang ko, nagulat sila. Papasa daw akong girlfriend ng mga anak nila. Oh, papasa daw. Eh, kaya lang, mayroon nang nagmamahal sa'yo eh. Anong birthday wish mo? Kaya lang, layo pa. Sige, pwede na. Birthday wish ko, siguro, ano, maging healthy lang si nanay, buong pamilya ko, tsaka siyempre, tayo. Yes! Masyad. Ah! Sweet! Oh, ano nangyari? Bakit? Bakit? Sumipa. Sumipa? Iba sumipa ang batang kabayo, tanda. Lumalabas sa puso. Pumagnon? Sakit. Pag nagka-baby tayo, anong gusto mo? Babae? Lalaki? Kambal. Hoy! Baka mahirapan ako. Mahirapan ako sa pagdadala. Alam mo naman, pagkabayo, 36 months yun. Nakakakuba yun. Oy, buntis si Ate Ann mo. Anong ay, wish ate, mo? Congrats po. Thank you. Sana salamat po maging maganda po yung ano, pagdadala ng baby. Salamat, salamat. Paano ba yung maganda yung pagdadala ng baby? Ganyan. Nakapusing. Ba't ganyan? Nakaganyan? Para maganda yung pagdadala ng baby. Ganyan ko. Muna mo? Nandiyan ka ba muna mo? Kung tatanungin ka ni Erwan, ano bang magandang ipangalan sa anak niya? Kunyari, babae, anong isa-suggest mo? Ano, pang matandang pangalan. Kasi yun naman yung unique eh, pang matandang pangalan. Anong pangalan? Zenaida, ganyan. Alam mo, sa probinsya talaga lumakita. Yan yung mga magagandang pangalan doon. Zenaida. Zenaida. Oo, Ambrosia. O, paano pag lalaki? Ano, pwede rin na Ambrosia. Ambrosio. 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 Ikaw? Anwa. Anwa. An, tsaka Erwan. Anwa. Ah, pwede. Pag lalaki, Juana.
Juana. Erwan pa rin yun. Tsaka ano? Ikaw. Zuzma. Zuzma? Anong Zuzma? Zuzma Yosef. Paglalaki yun. Kasi apirido nyo yun. Hindi, ano yun? Wala yung walang gender yun. Walang, no. Pwede sa lalaki, gender pwede neutral sa babae. Name. Oh, Zuzma. Zuzma Yosef. Diba? Pag nakipag-away yun, hindi siya mamumura naman kaaway. Zuzmar Yusuf? Zuzmar Yusuf. Okay, noted. Ilalagay ko yun sa listahan ko. Ambrosio, Anwat, saka Zuzmar. Zinaida. Zinaida. Zinaida din. Oo, mukhang paglaki niyan, principal. Zinaida. O, di ba nakaka-principal yung Zinaida? O kaya guidance counselor, yung may kinalaman sa edukasyon. Correct. Ah, sige. Ganda na tingin mo sa akin, mukhang naingit ka kay Ann. Oh, hindi ako ready. Ay! May picture nga kayo, di ba? Ikaw. Ito ko ano mga pinupost. Doon ka lang nga mag-usap tayo sa likod mamaya. Kailangan naka-heels ka pag ginagawa mo yun. Ay, naka-heels. Baka masira yung side bangs ko. No? Thank you very much, Ayon. Bakit ka rin yung uso, sabi niya? Tsaka gamitin mo yung mic mo para marinig namin yung wapak. Oh. Wapak! Kasi pag di namin narinig yung wapak, paano namin maaari? Dapat sabay yun, ha? Oo. Tsaka iba kayong bibig, ha? Huwag sabi niya kasi, wapak! Oh. Eh, pinaproblema mo yung bibig. Eh, paano mamaya si Dad? Ayun, Diyos ko, baka mabasa yung mga writer. Kasi walang pangharang, eh. Dapat wapak, ha? Hindi wapok. Oo, wapak. Pag wapok, mali. Pag wepek, mali rin. Wapak! Dapat wapak! Ganon. Okay, si number one, kausapin natin siya. Nasaan ba ito? Ito ba? Ito. Oo. Magna cum laude. Wow. Hala ka. Oh! Pag magna cum laude, anong natatanggap sa graduation? Medal na. Gano'ng kalaki yung medal niyo? Well, medalya lang, vice, maliit. Maliit? Pero sakto lang. Maliit pero sakto lang. Apakayabang nito. Gusto mo ba yun? Yung sakto lang, yung medalya, at saka maliit. Gano'ng kaliit like that? Yung typical na medalya. Ah. Pero makulay may ginto. Ay. Na pwede yatang isang la. Totoo ba? Plated lang yun, di ba? Gold plated? Kasi coating lang yun. Coating lang. Ano yun? Kasing kintab ba ng barong ni number two? Kasing kintab ng bumbuna ni number three. Mas doon sa bumbunan. Oo, mas makintab to eh. Sumali ako sa isang organisasyon at naging pangulo ko nito. Ang pangalan niya ay UP Community Broadcasters Society. Mga broadcasters. Kaya pala ganyan ka magsalita. Oo, matatas magsalita. Ano? Pwede mo ba kaming sampulan ng konti, kunwari? Konti lang. Pang TV Patrol. ABS-CBN. Panik sa katotohanan. Panik sa bayan. Bigla pumupungay yung mata niya, no? Panik sa bayan. Eh, mas nakakatakot kasi kung nalalaki. Diba? Paano ba? Pag naglalaki? Panig sa bayan! Baka hulihin ni Lenny Robredo yun habang umaan. Diba nalalaki yung mata niya? Maganda, magaling. Nakapagpabaya ka pa niyan, magna cum laude, ha? Baka kung hindi, summa cum laude. Anong sabi ng mga magulang mo nung natapos ka ng magna cum laude? May incentive ka ba sa kanila? Well, proud na proud lang sila, Vice. Tapos nagbigay sila ng graduation party. Pinag-ipunan talaga. So nakakatouch. Kasama ang buong pamilya. Kasama ang buong pamilya. Kompleto sila. Nagkaroon ng simpleng pagtitipon. Nagsalo-salo. Yeah. Pinag-ipunan talaga. Kasi kasama ang buong pamilya. Ang saya nun. Oo. Apakayabang nyo. Ang saya. Dito tayo kay number two. Number two, pakicheck ang buzzer mo. Wapa! Ayaw masyado kuminis. Malalaglag yung pulbos. Hindi ba? Ano ka ba? Nakita ko nga siya na conscious kanina. Sabi niya, makapal ba? Tapos pinapunas siya. Napakapal ng kaunti. Pero okay lang. At isang kinis mo sa TV. Tingnan mo sa monitor. Ang tanong ng bayan, anong bakery mo? Lagil! Hindi, pero ano, kontesero to. Naka-10 title na siya. Anong mga titles ang napanalo? Yung pinaka-prestigious na title? Sa Bulacan po, yung Hari ng Singkaban, first runner-up. Ano yung Singkaban? Lugar ba ito? Or Singkaban po festival? Is the mother festival ng Bulacan po. Ano yung Singkaban? Singkaban ang hulugan po sa sining at kalinangan ng Bulacan. Yun po yung mga kinayas na bamboo. Guys, yung sumasalubong po sa atin ng mga sorry, arko. Sorry, lang nilalanggam na kasi yung mama. Kaya okay lang kayo. Okay lang. Si tatay, hindi na gumagalaw. 3 oras kayo nakaganon, hindi nyo narandaman. Hindi kasi kayo kumikilis at nakita ko may mga gumagapang ng langgam sa tenga nyo. Kinabaan ko ako. Nakikinig lang ako. Okay lang ho? Okay lang. Naiinip na ho ba kayo? Parating na ho yung lapid ha sa tenga. Ay, ako na, ba't dami
Maida! Eh, kasi ka-order lang, di naman natin alam ang dadarating agad. Sabi niya kasi, naman? Sabi niya kasi 40 days pa eh, eh dumating agad. Oh, sorry, naputol ka namin to. So, yun ang, napana, ikaw ang ano doon, kumbaga, title holder. Hindi po, pero isa po ako sa mga grand winners po doon. Kasi marami pong title yun eh, sa singkaban. Diba, anong title mo nga? First runner-up po ako. Pasok po ako doon sa lima na nanalo. Kasi buong bayan ng Bulacan po yung naglalaban doon. So, wala kang title? Kasi may title po ako, municipality pageant. Bago po ako nailaban doon sa singkaban, ako po yung ano, lakan ng pulilan. Pinaglalaban niya talaga may title. May title siya. Kaya huwag kang ano, sampungan. May title ka pero hindi doon, sa singkaban. Hindi po. Oo. Kasi tinatanong namin kanina, ano yung pinaka-prestigious na napanalunan mo? Eh, sabi mo yung sa singkaban, pero hindi naman pala ikaw ang nanalo doon. So, hindi yun. Bakit gusto mong laging sumasali ng mga pageants? Hindi naman po laging gusto. Siguro, nandun na ako eh. May mga pagkakataong ayaw mo, pero pinilit ka? Hindi naman po. Parang dito na namulat na ako sa pageantry. Ito nga po yung naging dahilan kung bakit agad ako nakagraduate. Parang ganun po. Pinaglaban ko yung pagpapageant ko. Parang pinush ko na siya. Kaya nga, bakit nga? Parang dito ko nahanap yung happiness din eh. Yung feeling na nasa stage ka, tapos di ka lang naman basta nagpapakita ng kagandahan ng katawan or na itsura, nag-inspire ka kasi ng tao dito. Sa paanong paraan mo kami mai-inspire sa pagsali mo sa mga pageants? Lagi ko po sinasabi kapag tinatanong ako ng ganyan, we motivate the youth because we tell them that pageantry is not just the battle of the most beautiful faces, but this is for everyone. For as long as you have that determination and you have a good and clear intention of joining, then you could surely win this battle. Kaya. Ano ba yung clear intention mo? Clear intention nga po na makapag-motivate tayo ng maraming tao na mag-join ng pageant. Na mag-motivate po jumoy ng pageant. O mga kabataan, mag-join daw kayo ng pageant. Ganon. Imbis naman na magsayang sila ng oras sa mga droga, mga pinagbabawal na bagay, diba? Oo naman. So mag-pageant na lang. Yung mga nagda-drugs ngayon, bitawan niyang shabu. May pageant sa Bulacan. Hoy, hoy! Sinasayang niyo yung mga foil dyan. Mag-baking kayo. Kung ano-ano kayo dyan. May pageant. Maraming pageant. Huwag niyong, naku, nang gigigil ako sa inyo, ha? Apakayayabang niyo. Droga kayo ng droga. Mag-pageant kayo. Nakakaganda ng powder yan. Ikaw ba nag-pageant ka nung bata? Kahit sa mga eskwelahan, yung mga, di ba yung mga prinsesito, prinsesita, tapos kailangan bumili ka ng maraming ticket para manalo ka. Hindi, hindi ako na papalad na pasalihin doon ng mga magulang ko eh. Ako gustong-gusto kong sumali doon pero hindi ako napipili. Di ba teacher kasi pumipili doon? Oo, eh. Teacher. Oh. Tapos ang pinipili sa section, yung pinakamayaman. Bakit? Para yung magulang niya, bibili niya lahat yung ticket. Ah, di ba dapat din eh? So, ang winner maganda base... Buwapo rin. Hindi, ano siya, per balota. Paramihan ng boto. So, ang mananalo, yung may pinakamadaming nanalo. Pinakamaraming. Ah. Kasi fundraising project siya eh. Hindi siya parang may Q&A. Ito, salihin ka dati eh, no? Bata ka? Saan? Hindi, once lang ako sinali ng mama ko, yung pambata sa Australia, di ba? Yung Little Miss Chuchu doon. Ah, Miss Chuchu? Little Miss Chuchu? Sinali niya once. Sa inyo? Ako yung pinakamaliit. Oh, Little Miss Chuchu. Candidate number one. I-chuchu mo na. Tingnan mo yung tindig niya at saka yung pananalo tayo. Masyado siyang confident. Oh, oh. Yun ang magandang epekto sa kanya ng pageant. Eh, kasi nga sanay sumali sa mga contest at mga pageant. Choice mo talaga yun na masikip yung damit na sinusuot. Actually, hindi ko po na-fit to kaya ganito yung epekto sa akin ngayon. Eh. Medyo, dala mo ba yan? O sponsored po sa akin nung designer po namin sa Bulacan. Magmula sa Bulacan hanggang dito, hindi mo sinukat? Hindi po eh. Wala pong time kasi galing pa ng pageant yung designer. Yun nga. Sana ma-motivate kayo ng mga kabataan na magsukat muna kayo bago sumasali ng pageant. Hindi yung sali kayo ng sali ng pageant na hindi kayo handa. Dapat handa ka. Sa anumang bahagi ng buhay ka sasaba, kailangan handa ka. Hindi pwedeng dumating ka sa pangyayari yun nang hindi ka handa. Diba? Kailangan handa ka. Medyo mabigat nga po sa loob ko kasi masikip na sa dibdib yung suot. Hindi, alam. Brad. Sandali Brad, kausapin mo na isa, naiinip na. Baka kung anong gawin sa atin yan. Sige ka. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung titig. Sir? Haba. Good afternoon po. Gusto ho namin humingi ng paumanhin dahil panandalian namin kayong napaghintay. Dahil kinailangan namin kausapin ng dalawang unang kandidato. Ma'am Vice, kung sakali man po kayo nagkakasala, pinatatawad ko na kayo. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng paumanhin na yan. Tay, bakit po ang bilis nyo magpatawad sa isang tao? Ay, talagang ganun po ang buhay. Talagang hindi pa nagkakasala, pinatatawad ko na. Mabait na tao to si tatay, ha? Mabait po ako. Mabait ni tatay.
Tatay, opo. Sa pagkakataong ito na napatawad nyo na ang mga nagkasala sa'yo, ano ang nag-udyok sa inyo para sumali rito? Isa rin ho ba kayo sa mga nahikayat niyang kabataan para sumali ng pageant? Alam mo po, Auntie Vice, talagang mahilig ako sa ganitong mga pageant, mga pagsali-sali. Sa totoo lang po, eh, dun sa aning lugar ay naging nagkaroon po ako ng award na yung ako po yung pinakamagaling na dramatista, best actor sa aning lugar. Oh, pageant po yun? Tapos ang award, best actor? Hindi po, yung paligsahan nyo ng kwan. Yung may mga drama-drama, mga kwan. Ah, so magaling po kayo umarte? Oo, oh, magaling ako umarte. Ay, subukan natin yan. Oh, subukan nyo. Sa television ho ba naranasan nyo ng umarte sa television? Oo, oh, pwede rin kung gusto. O oh, sige, ganito. Kunyari, mag-asawa kayo. Okay. Ha? Tapos? O oh, sige, pero i-clear natin, fixed marriage ito. Mga magulang ang nagdesisyon ito, ha? Oh, sige, ha? Mag-asawa kayo, Tay. Okay. Tapos okay. Hihiwalayan mo siya. Okay. Kasi merong kang gusto. Ayan. At ang babae niyo ay si Aunt Curtis. Ayan. Okay. Okay. Ganda. Nagsasama pala kayo, lingid sa kaalaman ko, tapos buntis na siya. Tapos, Tay, okay. Ako yung anak ninyo, ha? Oh, sige, sige. Oh. Okay. Diyos ko, bakit naman nagmana ka sa ama? Ito naman, ho? Oh. 5, 4, 3, 2, 1, action! Alam mo, Baish. Ay, bakit siya pa? Pasensya ka na. Bakit siya naman na siya? Meron ako ibang mahal. Mahal ko si Anne. Hindi ko mang gusto, wala akong magagawa siya pagkat may nangyari na siya aning hindi maganda. Ha? Oo. Kaya patawad, Baish. Anong sinasabi mo? Patawad, patawad. Wala akong magagawa. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam, Baish. Tay, Tay, ano nangyayari? Ikaw siya na. Tay. Mahal ko ang iyong ina, pero meron akong bagong mahal ngayon. Ha? Pagkawalin mo ako, anak. Pagkawalin niyo ako. Pero Tay, mahal ko si Mami. Huwag mo siya iwan, ha? Hindi ko kaya. Iiwanan mo ba kami? Mas mahal ko siya sa mayamang tiyalak. So, sagutin ba kung iiwanan mo ba kami? Oo. Yeah. Sa kanila ko ligaya. Kaya sila, Tay, na aalis ka daw. At... Iyak ka, alis. Naputol yung iyak. Hindi na daw siya alis. Siya ba ang ama ng pinagdadala mo? Siya ba yung kiri? Ha? Lumapit ka kaya pala tuwing inaamoy kita, amoy placenta yung ulo mo. Tatay, tuwing pinagpapawisa ka, amoy bahay bata ka. Tatay, siya ba yung pinalit mo kay Mami? Siya. Tama, galing mo, Tay. Nice choice. Sige, magsama kayo mag-ama. Dito ako sa isang pang-anak. Habang buhay tayo magmamahalan dahil yan ang itinuro sa'yo ng Johnson & Johnson. Chinchansu. Huwag ka nang matakot. Ako'y nasa tabi mo. Ay, oh, huwag tayo dyan. Bakit? Magna cum laude. Mahirap ko usapin ang pamilya nila dahil may munting papigig nung siya'y nagtapos. Pinatiipunan talaga nila yon. Kaya... Di ba yun sila sabi ko sa'yo? Bakit, Mas? Oh. Mas magang dalalaki naman ako sa kanya. At talaga ba? Oo. Oh. Bakit ka ganyan, inay? Malami bang naman ka? Inay, bakit ka ganyan? Tuwing nag-uusap tayo, dila ka ng dila. Ano ka? Tik-tik ka ba o iguana? Imulat bang mabulat lang yung masa? At tagmas, ano kagandaan ko? Hindi ka kitingin sa kanya. Porque siya ay cum laude. Tay, hindi ka namin cum laude. Ang ibig sabihin nun, sumama siya bang lalaki. Ano, Tay? Ano, ano po yun? Cum laude, sumama siya ibang lalaki. Ah, cum laude. Cum laude. Cum laude. Cum laude, yun sir, cum laude. Cum laude. Sumama siya ibang lalaki, cum laude. Cum laude, oo. Sir, kayo po ba talaga ay laban na laban ngayong araw na ito? Ay, laban na laban ako. Kayo po ang pinaka-senior na sumali sa competition namin. Pero ang tingin sa akin ng mga ng karamihan, ng lalo ng mga dalaga, 26 pa lang daw ako. Oh! 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 Ay, umaagre ang madlang people, oh. Diyos ko. Tignan mo yun, yung bibig mo punong-puno pa ng lungad, oh. Baby-baby pa, mama. Wala pang ngipin. Oo, oh, oh. May serelak pa nga sa, ano, eh, sa gilagit. Pero tatay, kung tatanungin kita, ano lamang mo kay candidate number 1 at number 2? Kahit sa ganda na laki, talo na sila. Sa talino, talo ko rin sila. Ha? Huh? Kaya lang, hindi ko alam kung makakasagot ako rito. Baka maunahan lang kayo. Baka maunahan lang. Sa pagpindot kasi, oo, unahan. Ay, nagpindot na pa po kayo. Ano? Uy, uy! Wow, okay.
kita. Sumipa eh, sumipa. Nakapagpindot na po ba kayo? Hindi pa. Oh, sige, ah, pindot niyo, sir. Yung ulo niyo, sir. Hindi! Pa, sir! Iilaw niyo. Umapak sa umilaw yung ulo niyo. Wapak! Ay, mabilis. Malakas ah. Nakakatuwa silang dalawa ni number two, no? Bakit? Magkaibang produkto talaga sila. Ito yung number two, baby powder. Si three, baby oil. Baby oil na lang. Ang cute ni sir, no? Tapos kalbo pa, mukhang gamit na cotton buds.